Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video ko po ngayon ay i-update ko lang po itong Vitex Parviflora na bonsai material ko. Ito po ay ginawan ko ng video noong February, so 4 months ago na po yun ngayon. Nilinisan ko lang po siya kasi ang daming shoots na lumabas na mga hindi naman kailangan. Aalisin ko rin yung mga wires dahil bumabaw na sa mga sanga niya. So tara po, samahan niyo po ako. Kung gusto niyo po palang makita yung unang video nito, ilalagay ko po yung link sa comment section. Pero panoorin niyo lang po. So kung mapapansin niyo po sa structure niya, sa laki ng trunk niya, sa laki ng base niya, papasok po yung puno na to sa criteria ng sumo style na bonsai. Kumbaga punggok, malapad yung base. Paliwanag lang po pala sa sumo style. Matatawag po na sumo style yung isang bonsai kapag yung lapad ng base niya ay mga 2/3 more or less ng total height niya. So kung 6 inches po yung height ng puno, mga 4 inches naman yung lapad ng base. More or less ganun po yung sukat ng sumo style. Ayan po, kung mapapansin nyo, baon na po yung mga wires niya. Ayan po. Ganun din po dito. Fast grower po kasi itong tugas, kaya sa loob lang ng 4 months ay talagang kailangan ng tanggalin yung mga wires niya.
Nang linisin itong aking Vitex Parviflora na bonsai material. Sana po ay nagustuhan nyo naman yung development niya sa loob ng 4 buwan mula nung una ko siyang na-wire. So yun lang po para sa video ko ngayon. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa lahat.